guys, for today's video, ako ngayon ay gagawa ng salad. So, ang unang set na ating gagawin ay beetroot salad. Yan. So, yan ang mga ingredients. Yung pickles, ginawa akong pickles na beetroot. And then, ito, meron tayong ginger. And then, yung corn. So, meron din tayong feta cheese. Yan ang mga ingredients ng aking gagawin na salad. Yan. So, ayan. So, una natin ilalagay. Pinickles ko na po yung ating beetroot. Ang ginawa ko ay, ginawa ko siyang pickles. And then, mga siguro one day. And then, ayan. Ginger naman. So, ayan. So, pinutro ko ng mga tangkay ng ginger. Kasi nga, medyo mahaba yung sa punuan niya. Kaya, pinutol ko na. And then, ayan. So, yan ang mga ingredients natin sa ating unang set ng salad. Ayan, for today's video. Ayan, so, mga ingredients niyan. Ay, ano lang siya, ayan, beetroot na pickles. And then, yung ginger. And then, yan ang corn. And, tsaka, maglalagay rin ako ng feta cheese. So, yan ang ating salad for today's video. Ayan. So, iba-ibang salad po yung ginagawa ko kada araw. Pero, so, ngayong araw yan ang gagawin ko. Ayan. So, yung feta cheese ay kakat ko siya ng maliliit-liit. Kasi nga is, ikalat ko yan siya dyan sa ibabaw nating salad. Yung salad natin ay syempre minimix po yan. Pero, hindi ko siya minimix. Pinaprepare ko lang na ganyan. Kasi, pagka, ano na siya, ready to ano na siya, serve, saka natin imimix yan, tsaka lagyan ng ating dressing na ginawa, yung ginawang dressing, yung mga dressing ko yan guys, ay pinipare ko lang yan sa ano, sa kung anong salad ang gagawin ko, so ginagawa ko yan, minimix ko yan, depende kung ano mga ingredients ng gagawin kong depende yan, kasi dapat pinipare natin kung anong salad ang ating gagawin, so yan ang ating ang ating dressing for today. So, meron tayong balsamic, sumak, salt, little honey, and then, nilagyan ko po yan ng parmesan cheese powder. And then, nilagyan ko po yan, and then, olive oil. So, hindi tayo nilagay ngayon lemon dahil nga ang ginamit ko ay balsamic vinegar. Ayan. So, yan ang ating dressing for today's video. Ayan. And then, ang ginawa ko, binlend ko yan. So, meron na tayong olive oil dyan. Binlend ko yan. So, para matunaw mga ang sumak dyan. So, yan ang ating first set ng salad for today's video, guys. Ayan. Yan ang salad natin na una isi-share dito. And then, may susunod pa tayong salad na gagawin. So, yan ang beetroot salad. Yan. Yan ang ating salad for today. Yan. So, masarap po yan siya, guys. Maasim na medyo manamis-tamis. Yan, nakabagay rin siya dyan sa charger natin and then sa kanyang dressing. Yan. Tapos meron siyang feta cheese. Kaya nagbagay talaga yan siya. Masarap ang ano. So, yan na naman ang next set ng ating salad. Yan. So, ang una natin gagawin ay yan. Ang ating mga ano. Yan ang ating dressing. So, meron lemon, meron sumak. May asin, Italian, dressing rin. Tsaka lemon, ayun. So, una natin piniga yung ating lemon, ayan. So, ang lemon natin ay isang buong lemon na malaki. Ayan siya, lemon. And then, maglalagay tayo ng salt. Kasi minimix ko po yan ay depende rin po kasi ginagawa kong dressing dyan sa ating salad. Yan, nakadepende po ano salad na gagawin ko. So, gagawin ko rin siya ng dressing. So, ayan. And then, naglagay ako ng sumak. Meron siyang lemon. Tapos, meron na siyang salt. And then, sumak. Ayan.
And then maglalagay ako ng Italian dressing. Ayan. Simimix natin ulit. And then mamaya ay i-blend ko po yan. Ayan ang dressing ng ating ating salad for next set ng salad. And then naglagay ako ng unting honey. Ayan, so minimix po yan. Pero mamaya-maya, i-blend ko po yan. Para ma, ayan. So, and then, maglagay tayo ng olive oil. Para mag-ano siya, mamix siya ng husto. Kaya ako nag-blend ng dressing. Kasi para siya mamix ng husto. Ayan. Ayan, lipat na natin sa paglagyan ko. Ay, oo nga pala yung dressing natin ngayon, hindi ko siya binlend. So, minix ko lang siya ng husto. Ayan. So, yan ang ating dressing. Tapos, yan naman, lettuce, colorful lettuce. Meron siyang green. Tapos, parang curly siya. Meron siyang green, purple. And then, ayan, parang, ayan. Tapos, kinat ko lang po yan siya. Ang ganyan, kalalaki. So, parang kulot-kulot siya na lettuce. Yung isang klase. Ayan, so yan. And then, naglagay rin tayo ng red bell pepper. Iniwa ko siya ganyan kalalaki. Kaliliit pala ang red bell pepper natin. So, pag naggawa tayo ng salata, ang ginagawa ko, tapos meron siyang yellow bell pepper, tapos meron rin onion. Iniwa ko siya na maliliit na ganyan. Tapos, yung sauce natin, ang dressing, o di kaya itong salad, ay hinahalo lang natin yan pagka ready to serve na siya. Hindi siya hinahalo agad-agad kasi earlier ko ginagawa itong ating salad. And then, yung cherry tomato, hiniwa ko siya ng medyo maliliit. Maliit na siya, pero hiniwa ko pa siya ng maliliit-liit. Kasi para sa salad, ayan. And then, meron rin tayong yellow bell pepper. Tapos, mamaya, bago siya i-serve, saka yan siya ihalo. I-mix yung mga ingredients ng ating salad. And then, ilalagay yung ating dressing. So, yan ang ating second set ng second set ng salad. Yan ang second set ng ating salad. Yan, guys. Yan, bali tatlo to siya. Yan. And then, ito naman ang third set. So, gagawa tayo ng satar salad. Yan. So, yan ang mga ingredients para sa ating dressing. So, meron tayong garlic. Meron tayong spint. Lemon. Tapos yung, ayan, so pinipiga muna natin ang ating lemon, pero may mga ibang ingredients na yan, ihalo tayo dyan sa ating dressing para sa ating satar. So meron tayong blue cheese, mayonnaise, ayan, French salad dressing, tapos meron tayong cooking cream, ayan. So, and then may additional pa yan, maglalagay ako ng olive oil. Ayan, so ayan na siya, ayan. So, i-blend ko yun mamaya. And then, maglagay tayo ng dressing. Ayan. Ihalo-halo natin yan. Pero, i-blend pa natin yan mamaya. Para mamix siya ng husto. And then, ayan. So, maglagay rin tayo ng mayonnaise. Yan, ganyan ako guys kumuha ng dressing. So, minimix-mix ko lang yan hanggang sa makuha natin ang tamang timpla para dyan sa ating ating dressing para sa ating salad. Yan. So, ganyan ako gumawa ng aking dressing. So, maglagay tayo ng cooking cream unti. Ayan. So, para malinamlam siya na parang agaw-agaw, asim, may unting, basta yung alam, hindi siya ma-explain na masarap. Ayan, so maglalagay rin tayo ng garlic. Isang lang yun siya, butil. Ang nilagay ko. And then, ayan, so maglalagay rin ako ng mint.
mint ilalagay ko dyan. Once na ano na yan, and then maglagay ko ng teaspoon. So 1.5 teaspoon ng sugar. Ayan. So yan ang ating dressing para dyan sa satar. And then maglagay rin ako ng olive oil. Ayan. So maglalagay tayo ng olive oil. Dapat pag gumawa tayo ng salad, lagi talaga natin siya haluan ng olive oil. And then, yan naman ang ginawa kong kubos. And then, yan naman satar. Ang kubos yan, finry ko po yan. Ang sakto-sakto lang yung crunchy siya na hindi siya. So, no crunchy. Parang golden brown. Ayan. So, and then, mimix natin yan dyan sa satar. Ayan. So, yan naman ang third batch natin ng salad, yan satar salad. So ang sarap niyan guys, lalang kubos. Minsan pag nagprito ako niyan ay kumakain ako ng kubos, ang sarap-sarap niyan. Lalo pa pag nilagay natin sa salad, ang sarap niyan guys. Ayan. So yun ang dressing natin yan. So gamitin ko yan yung pilit na ano siya pa, blender rin siya pero gamitin yan. So, yan ang dressing natin para sa ating satar. Yan. So, ang ingredients ng satar ay lettuce lang po yan. Yan. So, hiniwa siya ng pahaba na maliliit-liit. Medyo pino. Ayan. And then, maglalagay tayo dyan. Tapos, ayan. Tapos, mamaya, saka na natin mamaya ilalagay yung ating yan ang dressing niya. Pero ang satar, mamaya na natin ilalagay yan. Ilalagay natin mamaya ang satar natin. Ayan, so yan ang third batch ng ating ating salad. Yan. Anyway guys, sa mga bago sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment po. And para updated kayo sa next vlog ko, please hit the notification bell, choose all po, para manonotify po kayo every time meron po akong upload. Yan, sana, yan. So, ganyan siya. Tapos, minimix po.